What is up guys? This is me once again, your boy Jeffy. At ngayon, nakikitang-kita niya naman, naka-full battle gear ako, no? Kasi kumakalat ngayon ang ating coronavirus. At ngayon nga, ayoko ang naatasan para mamalengke at mag-withdraw. Kaya ako lalabas ngayon, kitang-kita niya naman, meron akong quarantine pass. Hindi ka kasi makakalabas ng walang quarantine pass, diba? At ito nga pala ang first time ko na makalabas uli after almost a month. Sobra ng konti sa 3 weeks, nasa bahay lang ako kaya na sobrang excited ako ngayon na lumabas. Kasi inaano rin ako dito. Ito na home quarantine din ako kasi galing ako ng Manila kaya kailangan ko rin mag-quarantine ng 2 weeks so sinobrahan ko na para sigurado. At kaya naman sobrang excited ako lumabas. Kaya tara, samahan niyo ako mamalengke. Tingnan natin kung ano yung tsura labas ngayon. After almost a month na hindi ako nakalabas, so titingnan natin kung ano ang pagkakaiba. Let's go! Tsaka yun nga guys, no? Kung makapansin niya, wala masyadong sasakyan. Yung mga lumampas na bukyo na nadaanan natin, hindi nagbabiyahe yung mga yon kasi bawal naman talaga magbiyahe. Kaya sobrang thankful ako dito sa scooter namin. Talaga namang malaking tulong sa amin dahil nga naman walang masakyan, malaking tulong to na ang transportation din, di ba? Kaya kahit pa paano, hindi kami maglalakad kasi medyo malayo din yung palengke dito eh. Tsaka ngayon, magwi-withdraw ako sa Olivares. Mga ano rin yun, 5 kilometers na higit siguro. O mga 6 kilometers yun. Kaya kung lalakarin mo, medyo nakakapagod rin. Kaya pag may lumalabas sa amin, isa lang kasi pwedeng lumabas eh. So ito, pwedeng naman mag-scooter. Medyo iba na yung panahon ngayon. Hanggang itong oras dapat noon, maraming tao dito. Pero ngayon, halos wala. Tingnan natin yung sa labas kung ano pang pagkakaya ba doon. Medyo palabas na tayo ng main highway. Tingnan natin. So ayan, nandito na tayo sa main highway. Kitang-kita nyo naman, main highway na pero wala pa rin tao. Yan, ganito ang pagkakaiba ngayon ng panahon natin. Dapat ganitong oras, may mga nagja-jogging dito at maraming sasakyan dito. Pero ngayon, kitang-kita nyo naman guys, ay talaga namang walang katao-tao. Yan, so ang objective ko ngayon ay makapag-withdraw. Tapos, titingnan ko kung mahaba yung pila sa metro kasi bahala ko rin mamalengke ng konting mga pagkain tsaka gamot kung meron. Pero kung masyadong mahaba yung pila, baka hindi muna ako mamalengke kasi hindi pa ako natutulog eh. Or konti pa lang yung tulog ko kasi meron akong trabaho pag panggabi. Panggabi kasi ako, work from home, kaya kailangan patulog pa ako dahil may Pasko mamaya. Pero kung hindi naman gaano yung pila, edi sige, pipila tayo para ma-experience din natin, no? Ayan, kita niyo yung mga tao naglalakad. Galing palengke yung mga yan. Galing palengke sila pero naglalakad lang. Sana mawala na tong virus na to eh. Masyadong kahirap na sa atin eh. Naisip ko lang, ito pala yung una kong scooter vlog. Scooter vlog ba tawag dito? Parang ano na, parang moto vlog pero naka-scooter. Kasi hindi naman ako makapag-jogging dito eh, kahit saan. Siyempre, nililimitahan natin yung paglabas natin. Kasi nga, sumusunod tayo sa patakaran ng government na huwag muna tayong lumabas hanggang hindi pa ayos ang lahat. Yung akala mong wala kang ginagawa dahil nasa bahay ka lang, malaking tulong na yung sa lipunan natin. Konting sakripisyo ay malaking tulong sa atin sa panahon ngayon. Yan o, kita nyo guys, wala ang katao-tao. Iilan-ilan. Summer na ngayon eh. April na. So mga ganitong panahon, dapat napakadami ng turista dito sa Tagaytay. Tapos, pa-traffic na. Yung medyo mahirap ka na pumunta. Pero yan, dahil nga sa quarantine, ay sobrang lumagpa. Yan, pakita ko lang sa mga sandali ang Taal. Saya rin pala mag-vlog ng ganito eh. Tsaka hindi nakakahiya kasi di ba? Wala expression ng mukha eh. Nakikita ko yung mga motovlogs, ganito lang naman eh. Habang nagbumotor, nagdadaldal ka. Kailangan marami kang sinasabi. So ayan, medyo malapit na tayo. Konti na lang, mga 2, wala nang 2 kilometers siguro to. Medyo mabagal kasi itong scooter na to eh kasi hindi naman siya high speed scooter. Kung napanood nyo nga yung vlog ko tungkol dito ay ano lang ang ano nito, speed limit nito mga 25 to 26 kilometers lang, kilometer per hour lang, kaya safe na safe ka dito. Ayan, so lilipo na ako dito dahil malapit na tayo.
So mas swerte pa rin kami dito sa Tagaytay dahil hanggang ngayon nga ay zero pa din yung count ng naapektuhan ng COVID-19 dito. Wala pang kaso dito, kaya sobrang nag-iingat na yung aming city. Lockdown na talaga dito, hindi ka makakalabas ng walang quarantine pass. Tapos ano talaga, yung isa-isa lang yung pinapalabas. Merong kumalat na letter from government na meron yata ang i-stay dito ng mga seafarers galing ibang bansa. So ayun nga, medyo marami yung nagwo-worry. Baka nga may dala silang virus, pero sa akin naman ay okay lang natanggapin sila dito. Dahil tao rin naman sila eh, baka kaya sila dito ilalagay kasi nga walang ibang tumatanggap sa kanila. Ito naman ay opinion ko lang, hindi ko naman sinasabi na tama ako. Pero yun ang tingin kong tamang gawin kasi bilang tao, bilang kapatao, kailangan magtulong-tulong tayo, huwag tayo mag-iwanan, lalo tayo mga Pilipino. Ayan, tuloy ko mamaya yan dahil nandito na ako sa Pidruhan Metro Bank. So gi-withdraw muna ako. Withdraw muna. Yan, naka-withdraw na tayo. Yan, so punta na tayo sa metro. So kagaya nga ng sinasabi ko kanina guys, para sa akin ay kung mayroon dadalhin dito mga galing abroad ay okay lang sa akin. Yun naman ay opinion ko lang. Kasi iniisip ko kung paano kung ako yun, paano kung kamag-anak ko yun, di ba? Walang tumatanggap sa kanila. Okay naman daw yung ano nila eh, test nila ay negative daw. Kailangan lang silang siyempre quarantine para sure na din, di ba? Tsaka iniisip ko kasi paano kung isa si God doon, di ba? Nagpanggap siya na isang taong walang tumatanggap sa kanya, tapos di rin natin tinanggap. Tapos pag namatay ka, sabihin niya sa'yo, hindi mo ako tinanggap nun, nangangailangan ako. So yun yung isa sa mga talagang iniisip ko kung bakit dapat natin silang tanggapin. Hindi lang dahil bilang tao, dahil para yun ang tamang gawin eh. Hindi ko alam kung saan ko ipaparada tong scooter. Ah, dito na lang. Paparada ko, nakita nyo, haba ng pila eh. Yan, nandito na ako sa metro. At itatali ko lang tong scooter natin. So ayan, nakawa na. Kuya, okay lang, tinali ko muna yung scooter ko dun sa poste ng ano, yung sign ng no parking. Mamimili lang ako. Thank you. So nandito na ako ngayon sa metro. Merong mga division yung linya oh. Konti lang yung pila kaya pili na tayo. So ngayon ay 8:56 na. Titingnan ko kung gaano katagal akong pipila. Pero tingin ko parang hindi naman masyado mo. Na ako, pinay-check ni kuya yung temperature. Yan, so ganun pala. May disinfection pa bago pumasok. Sayuan ko lang yung bag. Thank you. So ang oras ay 9:04. At anong oras na pumasok? 8:56, no? Konting panahon lang, 8 minutes lang nakapasok na ako. Ang kailangan ko lang naman bilhin ay mga sweet biscuit. Ito, para sa mga bata. Oops. Uy, paborito nila to eh. Ito. Favorito ni John to eh. Favorito niya tong Sky Flake. Saka Patty. Tawag niya dito Patty eh. Patty. So basically ang mga bibiling ko lang naman yung mga ganito, mga biskuit. Kasi ito yung ano eh, mga kakainin ko lang pagka sa ship ko. Tapos mga kinakain ng mga bata. Yung mga pang ulam si yung bumibili nun eh. Mas nakakaalam siya kasi nun eh. Ako ito lang muna. Sarap yung Magic Tricks. Bakit yun? May natikman kasi ako Magic Tricks eh. Yung cheese flavor. Eh, masarap pala yun. Cheesecake. Dalawang cheesecake. Sarap din. Dalawa lang. Ayan. Sarap siguro nitong nyob na ito. Quanten niya. Sarap siguro yung nyob na yan. No? Mahal eh. Thank you.
Nabili ko na lahat ng kailangan ko maliban sa gamot sa labas ka din. Okay? So yun, babae na tayo. Saan tayo? Here. Eh, may limit pa pagbili ng mga bigas? Wala mo. Wala pa. Yung dilata pa, meron pa. Ilan lang? Ilan pa? Lima. Lima. Pero yung bigas pa wala? Wala. Sige po. Thank you. Ambrock cellphone na yun. Yung meron po dyan. Ambrock. Apo. So, ayan. Kita nyo naman. Merong mga plastic cover sa... May plastic cover sa harapan ng ano, tindahan. Kasi protection nila yan. Thank you. Yan, sa wakas, nakatapos na rin ako mamili. Parang sobra yung napamili ko. Hindi yata kasi sa bag ko. Tingnan natin yung paano sa uwi. Pero kaya naman siguro diskartehan yan. Siyempre, madiskarte tayo eh. Thank you. So, ilalagay ko lang muna sa bag ko itong mga napamili ko. Sa online mo natin. Sa SM po. Meron sa SM po niyan. Meron po siyang nabibilan sa ano rin ito. Sobrahan ako ng bili. Hindi kasi sa bag ko. Sige pa. So, ganito na lang tayo. Sama nga po eh. Ay pang mawala yung ano natin eh. Pahirap eh. May higit na maingat na ako yan. Yan, okay na rin siguro yan. Sige pa kuya. So, ayun. Bote. Nakadiskarte tayo. Pero kailangan maging maingat dahil baka matapo ng binamili natin. So ito, pauwi na ako. Ito na tayo sa rotonda ng Tagaytay. Yan, so tapos na tayo mamili. Guys, pauwi na tayo. Medyo naparami yung bili ko. Hindi pala kasi sa bag ko, pero buti na lang. Na-discarte yan pa natin at meron tayong nakausap si Manong dun eh. Naturuan tayo kahit paano. Yan, sa mga nanonood, no, na taga Maynila, taga Laguna, ganyan, pag galing ka ng Santa Rosa, gusto mo manta ng Tagaytay, ito ang bagong kalsada na dadaanan nyo. Ito. So. Yan, so dito na tayo sa bahay. Sana nagustuhan niyo yung pagsama niyo sa akin sa vlog na to. Wala naman masyado nangyari. Ito ko lang pakita sa inyo kung anong ginawa ko at anong itsura ng labas niyan. So yun guys, sana nagustuhan niyo yung pagsama niyo sa pamimili. Yan, yun lang ang ginawa ko. Sana matapos na lang to para makagawa na lang ako ng mga iba pang videos. Thank you sa pagsubaybay. Pagod ako. Let's go!